Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roneboy Perez Cariaga. Bumabati na naman, minsan pa, ng isang maulan. Hindi po ngayon mainit, maulang umaga para sa ating lahat-lahat. Kaya, whenever you watch this, whatever time, whatever day you'll be watching it, ang dalangin ko po is sana pagpalain tayo ng puong may kapal na siya namang intention natin. At sa mga gustong gumamit po ng ating mga lesson, okay lang naman po. Sana, sabi nga natin, is ma-equip natin ang mga saints. This is not a rerun, kundi this will be a segue sa ating pag-aaral ng making the invisible visible. Having said that, tomorrow is gonna be the 12th of June. Oh, remember June 12, 1898, nung unang iwagaywa yung ating kalayaan ng diktador na si Emilio Aguinaldo. First proclaimed dictator po yan, nasusulat po. Yung ating kalayaan, at ang kalayaan natin na yan, kalayaan na napunta tayo sa diktadorya. Kasi ang sabi niya, doon sa mga kasulatan na pinakita niya, siya ang diktador ng Pilipinas. Nasa record po ng ating historian. June 12, 1898, nung unang sabihing mayroon na tayong kalayaan bukat sa pagkasakop ng 300 taon o 3 siglo sa mga Espanyol. And then, yung mga greetings nila noon is, Happy 4th of July. Kasi nga, at one point, inaalala natin ang ating kasarinlan. Doon nung recognize tayo as Republic of the United States of America na ipinagkalob nila sa atin noong July 4, 1946. So, from July 4, 1946 until the proclamation of PD number 28 by then President Diosdado Macapagal noong 1962, we've been celebrating alongside with the Americans yung July 4th. But then again, it was reverted to June 12 by the presidential decree signed by Diosdado Macapagal. Sigwe ako ng kaunti. When I was in the US, I was asked by my friends, Ron, do you have the 4th of July? Eh, hindi ko naman alam ano ang ibig nilang sabihin sa 4th of July. They really asked me in the preaching school then. Ronnie, do you have the 4th of July? And so I told them, yeah, all the 31 days of July, to be exact. Malay ko ba, na gusto pala nilang tanungin ay, meron din ba kayong Independence Day? Eh kung diniretso lang sana nila kung Independence Day, hindi naralaman sana nila na mayroong isang makabayan doon sa paaralang aking pinasukan nung nasa Amerika po tayo. But be that as it may, bukas po muli. Makikita natin at muli ipagdiriwang natin ang 125th kaarawan ng kalayaan ng Pilipinas. Tunay nga bang tayo ay malaya? Be that as it may, happy Independence Day po bukas. Kagaya ng awitin, bayan man may layang o ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Gaya din ng bayan natin, we will never be happy kung under tayo sa pananakop ng banyaga. Bagamat by choice, nagpapasakop at nagpapakomand naman tayo. Making the invisible visible. Kaya ang sabi ko kanina, as I said earlier, relevant po ito sa times natin. This is not a replay but a segue because I want to be relevant with the times. So, this particular day or month of the year, we honor our heroes. At least naaalala natin, aside from National Heroes Day natin, we have this Independence Day.
And we remember their sacrifices. Alam po natin kung gaano kahirap ang buhay ng mga naunang kasapi ng katipunan. Nakilaman natin na paanong ang kanilang mga pamilya iniwanan nila. Paanong yung kanilang welfare, yung kanilang sariling kalagayan, sariling bagay na nagagawa sana nila. Yung kanilang comfort, iniwanan nila. Kaya nga, sa ISHRM, kasama natin, lalong-lalo na itong mga nasa culinary management, pinag-aaralan din natin, pinag-uusapan natin, kausap ko ang mga chef, at tinatanong natin sila, at nagtatanong din sila sa mga nagtuturo ng history, nakagaya ng inyong lingkod, ano kaya yung mga inuulam dati ng mga katipuneros natin? Ano kaya yung mga malimit nilang baunin kasi nga lagi silang on the go? Ano kaya yung malimit nilang makain? Ano kaya yung malimit nilang lutuin kasi nga kung saan-saan sila nakakarating? And isang magandang kaparaanan din yan para alamin natin yung kalagayan ng mga heroes natin. So, they have sacrificed a lot. Itong mga bayani natin, itong mga katipunero natin, yung ating mga naunang nagtanggol sa ating bayan, naunang ipaglaban ng ating kalayaan, na wala silang ibang pinangarap o inambisyon, kundi sana makalaya sa kuko ng mga mapanakop ng mga dayuhan. Freedom. Kalayaan. To what expense? Ano ba ang ipinagpalit nila sa tinatamasa nating kalayaan? Si God Andres Bonifacio minsan ay nagtanong at ito ay inilagay niya sa kanyang tula ng pamagat ay pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Kung babalikan natin ang katayuan ni God Andres o ang kalagayan ng isang kabataan nung panahon na sinulat niya ito or ang kalagayan ng mga Pilipino nung mga panahong isinulat niya ang tulaing ito o ang tulang ito. The more na mararamdaman natin yung bigat and the more na makikita natin na sana maging kasama tayo ng katipunan na ito. So, nagtatanong siya, aling pag-ibig ang hihigit kaya? And yung minimithi niyang kasagutan, either nabasa niya ang aklat, ang ebanghelyo, or nabasa niya one way or the other at ginamit niya na batayan ng kanyang pagsulat, ng kanyang tulaing ito, matagal nang nasulat o nasabi na. Saan niya po ba ang binabanggit ng inyong lingkod? Kung sa mga Hudyo sana, nasa kanilang Shema. Kung magtatanong ka, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya? Sasabihin ng Hudyo sa iyo, Shema, thou shalt love the Lord thy God with all of thy heart, with all of thy soul, with all of thy strength. Shema, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Shema. Pero sa ganang Pilipino, nagtatanong si God Andres at ang gusto niya ay magkaroon nga ng pagsasama-sama ang mga Pilipino sa pag-aklas laban sa Espanya noong panahon na ito dahil nga hindi lahat-lahat. Secret society pa lang ito noong panahon na isinulat ni God Andres ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Kung ang Panginoong Jesus kaya ang tatanungin natin, ano naman kaya isasagot niya? At ang kasagutan na yan ay makikita natin sa Juan Kabanatang 15, talatang 13. Ang pagtatanong na aling pag-ibig pa ang hihigit kaya, ang sabi po dito sa New Filipino Version, walang pag-ibig na higit pang dakila kaysa rito. Specific po ang Panginoong Jesus. There is no greater love than this. Na ano yun?
Naialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. God, Andres, you got it right. Andres Bonifacio, tama ka. Pwedeng ialay, aling pag-ibig ang hihigit pa? Yung ialay ang sariling buhay para sa kapakanan ng mga kaibigan, para sa inang bayan, para sa ibang tao. Mahigit tatlong siglo na nakakalipas nung tinanong niya yan. Pero halos 18th century na rin ang nakalipas, 1898. Nasulat na. Na sinasabi ng Panginoong Hesus na walang pag-ibig na higit pang dakila kaysa rito na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And that is a profound statement. No greater love than this, that a person would die for his friends. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi na kayo mga alipin, I call you friends. That's profound, that's deep. Kasi itong tinan na maigi, itong uring pag-ibig na sinasabi ng Panginoong Hesus, the greater love, is corrective in nature. Ayon correction na ginagawa niya, that the greatest love of all is not loving one's self. The greatest love of all is not self-centered. The greatest love of all, to be exact, is selfless. Hindi sarili ang nakikita. Okay, andun ang Shema. Andun ang second commandment is love your neighbor as you love yourself. Kaya makikita natin na ang greater love or greatest love na binabanggit ng Panginoong Hesus ay angkop na ginagawa ng mga tagapagligtas. Either that tagapagligtas be a patriot, a lover, a friend, or kagaya ng pinapakita ng mga magulang. Kahit kung pag-uusapan natin ng mas malalim, itong sinasabi ng Panginoon Jesus, walang pag-ibig na higit pang dakila kaysa rito at makapag-iisip talaga tayong maigi, titingnan natin ano nga ba ang pinakatinatangkilik nating posisyon. Possession, kung gusto ninyong maigi. Pera? O katayuan mo bilang may pera? Status ko? Sa komunidad? Pamilya? Bilang ama? Or possessions? Pagmamay-ari natin na ayaw natin itong ibigay, ayaw natin itong pakawalan. Ano nga ba talaga yung pinaka-cherish natin na pag-aari? Or yung karangalan na napakadali namang magkaminsan madungisan ng karangalan niyan. Or even yung apelyado natin. Maalala ko talaga ang lolo ko, sinasabi niyang malayo na ang linakbay ng pangalan natin. So pangalagaan natin. At ang tatay ko naman magsasabing wala akong maipapamana sa inyo kundi edukasyon lang, pagkat yan lang ang pamana na hindi mananakaw ng iba. At ang ating pangalan at higit sa lahat, kung ang tatay ko magsasabi, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, na aking pinaglilingkuran. Kalayaan. Marami sa atin ang hindi siguro naisip ito na sasabing anong bagay ang hihigit pa kaysa dito. Lahat ng mga bagay-bagay nito, meron po tayo. We all have this in common. To be exact, ang bottom line niya is, we all have one life to live. Isang buhay lamang po tayo. And that should be our most cherished possession. One life to live. And then we have the freedom to make choices. But although choices abound, we can choose to do this and that.
wala pong magdidikta sa atin how one should live. Bagamat maraming nasusulat, kagaya ng mga psychology books, sasabihin nila that to live is mag-self-actualize ka. Ang pinakamataas na maaaring marating ng isang sarili ay yung tinatawag na niyang self-actualization, kung saan na-satisfy mo ang iyong mga needs, mula sa mga physical needs, mga basic needs na yan, love needs, at hanggang sa maging self-actualized person ka na wala ka nang kakailangan pa. Yet alam naman natin, mayroon at mayroon puwang talaga na kulang sa puso ni Numan kahit na yung nag-self-actualized. Kung sa self-actualization din lang naman, then ibibigay ko sa iyo si Solomon. Si Solomon tried everything. Luxury, lust, liquor. And then came out with Lord. Or his lahat-lahat music self-actualization niya, his wisdom, wealth, women, wine. Pero hindi niya natagpuan doon. Ang sabi niya, vanity, all is vanity. At lahat-lahat ng mga to, walang saysay. So listen to the conclusion of the matter. Fear God. Ando doon pa rin tayo. So hindi uubra yung psychology na sasabing self-actualization. Sa sociology naman, sinasabi niya na be all you can be. Gawin mo nung gusto mo. At ang pinakamaganda daw, dahil nga sociology, dahil nga social, yung service. You make yourself to be of service sa iyong komunidad, sa ibang tao, sa ibang mga bagay-bagay. Kaya yan naman ang ituturo niya. Sa mga theologians naman, sinasabi nila na do everything for the glory of God. Kaya yung Shema. And then yung sinasabi nga, either we eat or drink, we do that for the glory of God. So lahat-lahat na yan. So yung isang buhay natin, na meron tayong pare-pareho, kaya all men are created equal sa bagay na yan dahil pare-pareho tayong isang buhay lang ang meron. Yung pagpili how we live that kind of life, doon po tayo nagkakaiba. And we cherish our lives. Yet, we've got one life to live and give it away. For whom? Napaka-special naman ang pagbibigyan niyan. Sa mga friends? Sa mga enemies? Kanina mo ibibigay ang buhay na yan? Sa Roma Kabanatang 5, talatang 7, sinasabi niya, for it is rare for anyone to die for a righteous person, though somebody might be brave enough to die for a good person. Rarely pala. Rarity. Hindi imposible. So, mayroon siguro at mayroon nga tayong nakikita na bagamat madalang that someone would die for a righteous person, we've seen that. In making the invisible visible, we've seen that parents would die for their kids, offspring. At nakita natin kahit na sa YouTube magkaminsan, even in animal world, nakita natin ano, kung paano yung isang usa na tumawid siya sa isang lawa at nakita natin na pupuntahan na siya ng malaking buwaya and the mother sacrificed herself para lang makatawid yung kanyang anak. That is dying for someone you love. Sa mga lovers, marami na tayong nakita dito, marami na tayong napanood ng mga movies, marami na tayong nabalitaan that give up life for the one they love. Sa friends, meron din. Marami din tayong nababalitaan, marami din tayong mga kwentong na nababasa patungkol sa pag-ibig ng magkakaibigan. And heroes. Kung sino ba ang hindi tatayo ang balahibo at hindi hahanga sa kabayan na yung ipinakita ni Private First Class Dan Ryan Bayot doon sa Maute, doon sa Marawi Siege,
noong sugatan siya at nandun siya, inabot niya yung kuta ng mga kalaban at sinasabi niyang andito, sir, andito sila at ito po yung kanilang kublihan, ito po yung kanilang tanggulan. And sinabihan siya na umalis ka na sa lokasyon mo, kundi ibinigay niya ang kanyang coordinates. At ang sabi niya, bumbahin niyo na ang location ko, sir. Hero. Like Dan Ryan Bayot. Bumbahin niyo na ang location ko, sir. Sacrificing himself so that others may live. Sacrificing himself in line of duty. Sinabi niya, bumbahin niyo na ang location ko, sir. Ilang version nito makikita po ninyo sa YouTube. Ilang version nito makikita po ninyo, i-Google niyo lang yung pangalan na yan. And makikita natin that hindi lang isang righteous person ang gumawa nito. Great sacrifice. And hindi na nga natin babanggitin pa yung ating mga patriots. Yet for the unrighteous kaya. Oh, yung kay Bayot is duty call. Or pag-ibig sa tinubuang lupa, pwede din. Or pagmamahal sa sinumpaang pangako, pwede din. Yet for the unrighteous. The Bible says, but God demonstrates His love for us by the fact that the Messiah, Jesus, or the Christ, died for us while we were still sinners. Tinalakay natin last week yung fake news na sinasabi natin, oh, para mahalin ka ng Diyos, kailangan pumasa ka sa mga qualifications na ito. Dapat mabait ka, dapat masunurin ka, dapat perfecto ka, or dapat ay matuwid ka. Fake news. Dahil lang sabi ng Roma 5:7-8, while we were still sinners, Christ died for the ungodly. Sinners, considered enemies of God. Sinners, considered enemies of the righteous. The unlovable, the unworthy of such love. Yet, while we were still sinners, Christ died for us. Marapat siguro na habang ibinobroadcast natin bilang isang bansa, yung ating kalayaan, yung ating tinatamasang independence. At inaalala natin ang mga kagitingan ng ating mga ninuno, kagitingan ng ating mga bayani, kilala man at hindi kilala, na pangalanan man sa kasaysayan o hindi, we remember them because they have given their lives for our freedom. Sana hindi matapos doon, bagamat may dalawang celebration tayo para sa kanila, National Heroes Day at saka itong Independence Day. Yet, personally, dapat din siguro makita natin, and we may as well proclaim then yung ating kaligtasan at yung ating katubusan. Yung tinatamasa nating kalayaan. Bakit kaya natin mag-proclaim bilang Pilipino yung ating kalayaan, yung ating independence? Yet individually, bakit din natin kaya i-proclaim? At hinahayaan natin na ang pastor lang o di kaya ang ministro lang magsasabi patungkol sa ating kaligtasan, sa ating kapatawaran at sa ating tinatamong kalayaan, tinatamasang kalayaan. Gusto kong iwanan ang bersikulong ito. Roma, Kabanatang 8, Talatang 1, para maging relevant po sa pinag-uusapan natin. Therefore, sabi ni Apostol Pablo,
There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa mga nakay Kristo, walang condemnation. Yan ay isang kalayaan na dapat kinararangal, dapat ibinabalita, dapat ipinagbubunyi, or dapat ay ipinapaalam. Bilang Kristiyano, there is now no condemnation for us. Kaya let freedom ring. Malaya po tayo. Hindi lang bilang mga Pilipino, malaya din tayo bilang mga Kristiyano. Malaya tayo makapagpahayag ng ating saloobin. Malaya tayo makapagpakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Malaya tayong magkaroon ng katiyakan lalo't higit ng ating kaligtasan dahil na kay Kristo tayo. Let freedom ring. Happy Independence Day po bukas sa lahat-lahat ng mga kapwa ko Pilipino. Kung ang broadcast na ito ay isang pagpapala po sa inyo, uulitin ko, anong oras, anong araw nyo man ito panoorin, ang pagpapala ng dakilang Diyos sana ang sumasa atin. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jose Ronboy Perez Carriaga. Salamat po.